pumasa sa polygraph test ng bagong testigo sa Vizconde massacre case. Makakausap natin ngayong umaga si Mr. Lauro Vizconde. Good morning, Mr. Vizconde. Ito po si Howie Severino. Welcome sa News to Go. Magandang umaga sa inyo lahat yan at sa lahat ng ating tagapakinig. Kumusta na po kayo, Mr. Vizconde? Kumusta na po kayo, Mr. Vizconde? Well, mabuti naman, ano. Ngayon may bagong development sa kaso. Ano po ang reaction ninyo? Well, hindi ko pa masabi. I cannot yet react because hindi ko alam yung tinasabi nilang second breakthrough dito sa kaso ko, no. Pagkat ako, sa totoo lang, wala akong paniwalang may ibang taong gagawa nito except Hubert Webb and the group who was acquitted by the Supreme Court last December 14, you know. Kaya if the investigation will lead to the same group, then I'll be happy, you know. Sir, pwedeng tanongin, ano yung mga karaniwan na ginagawa nyo, mga ordinary activities nyo mula nung acquittal na yon? Well, I'm still pursuing justice for my loved ones, you know. It doesn't mean when the Supreme Court acquitted these people, I have to stop seeking justice for my loved one. I have to go on. I have to make several moves. At least dito, I'm just waiting for the outcome or the result of the investigation by the DOJ together with the other agencies of our government, namely the DILG, the PNP, and the NBI, and the Department of Justice. So, tinututukan nyo pa rin yung kaso? Sir, saka, siguro, it doesn't end there, no? Kasi meron akong move na gagawin na siguro, which I have to announce later, what will be my next move after this reinvestigation by the different agencies of our government, ano? Hindi pa rito nagtatapos, ano? Pagkat yung very serious yung case na ito, kasi acquittal of the acquittal of the accused in my case, it doesn't follow the rule, ano? Yung tinatawag majority rule. So in that point, I have to seek another move at least to make to seek justice for my loved ones, you know. Mr. Vizconde, sabi po ng DOJ, may 4 hanggang 5 pang mga testigo na katakdang isa ilalim sa polygraph test, no? May detalye na po ba kayo tungkol dito? Well, I have not talked to the secretary yet, but next week I have an appointment with her just to find out who these people are. Okay, hindi po tinatanggap ang resulta ng polygraph test sa korte, pero sa tingin niyo po ba, malaki ba ang maitutulong nito sa kaso? Well, sabi ko nga sa inyo, no, hindi ako makapag-comment pa pagkat hindi ko pa alam yung resulta nitong kanilang reinvestigation. It's only after talking to the secretary wherein I can give my comments on the issue. Okay, maraming salamat, Mr. Lauro Vizconde.